Alamin ang electrical safety. Malaking tulong ang paggamit ng kuryente upang pagganahin ang ating kagamitang pambahay at mga electric devices. Ngunit maaari ding itong ikapahamak kung gagamitin ito sa maling paraan. Halimbawa, ang electric shock ay mangyayari kung hahawakan ang isang live o damaged wire na magdudulot ng pagdaloy ng kuryente sa katawan. Ito ay makakasakit o di kaya nakamamatay. Dahil dito, ang electrical safety ay mahalaga upang malaman natin ang iba't ibang paraan para maiwasan ang mapaminsalang dala nito at upang maging ligtas hindi lang ang inyong sarili, ngunit pati na rin ang inyong pamilya. Noong 2011, itinalaga ni dating Presidente Benigno S. Aquino III ang Mayo ng bawat taon bilang Electrical Safety Month, kung saan katuwang ang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines o IIEE, iba't ibang programa tungkol sa electrical safety ang isasagawa upang pagtibayin ang kaalaman dito. At ang mga ito ay papaaprubahan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa report ng Bureau of Fire Protection of BFP, mahigit 18,000 na sunog ang naitala noong 2019. Karamihan ay mula sa residential areas at ang pinagmulan ay electrical fires dahil sa overloading. Bawat taon, mahigit kumulang na 16,000 ang naitatalang sunog sa Pilipinas. 35% dito ay nagmula sa NCR. 30-40% naman sa mga sunog na ito ay dahil sa hindi tamang koneksyon ng kuryente. Maiiwasan natin ang mga ganitong pangyayari kung gagawin at susundin ang iba't ibang paraan na ito. Hilahin mismo ang plug. Huwag hatakin ang cord. Laging i-off ang switch ng kuryente bago magpalit ng pundidong ilaw. Tanggalin sa outlet ang plug ng mga appliance na may spark at ipaayos agad ito sa electrician. Laging tanggalin sa outlet ang plug ng appliance bago ito linisan. I-off ang switch ng mga kagamitan kapag aalis ng bahay. Ilayo ang mga electrical cords sa ibabaw ng mainit na kagamitan at laging tignan kung mayroon itong sira. Panatilihing malinis ang mga kagamitan at malayo sa basang lugar. Laging sundin ang manufacturer's instruction ng mga electrical devices. Gamitin lamang sa inilaan nitong paggamit. Siguraduhin na ang mga outlet at switch ay may face cover. Huwag hayaan na naka-expose ang wiring nito. Piliin ang heavy-duty cord sa paggamit ng power tools. Kung maaari, gumamit ng ground fault circuit interrupter o GFCI outlet. Huwag ipailalim ang cord sa mga carpet o basahan dahil magdudulot ito ng pagkasira sa cord na maaaring pagmulan ng sunog o electric shocks. Huwag gumamit ng panandali ang wiring. Huwag i-plug ang isang extension cord sa isa pang cord. Huwag itong i-overload na higit sa kaya nitong gamit. Huwag maglagay ng kahit anong metal na bagay sa loob ng outlet. Huwag hawakan ang mga electric devices kung basa ang inyong kamay o kung basa ang inyong tinatatayuan. Huwag hayaan o iwan ang mga kagamitang umiinit ng higit sa nakalaan nitong oras ng paggamit. Huwag hayaang magbuhol-buhol ang mga cord. Huwag gamitin ang kagamitang pambahay kung ito ay may sirang cord o may spark kapag naka-on. Palitan muna ang cord o ipaayos ito bago gamitin. Huwag gumamit ng tubig sa isang electrical fire. Sa halip, gumamit ng fire extinguisher. Huwag galawin ang circuit breaker kung ito ay nag-trip pagkatapos i-reset. Maaaring may problema itong kailangan matignan ng maayos. Ito ay magdudulot ng sunog kaya kumonsulta sa isang licensed electrical practitioner
para matignan ang inyong electrical system. Ibabahagi ni Major Jeffrey M. Atienza, City Marshal, Busmariñas City Fire Station, Cavite, ang kahalagahan ng electrical safety upang maiwasan ang pagtaas ng bilang ng naitatalang sunog sa bansa. Fire safety has always been a priority. Accordingly, from January to April this year, records of the Bureau of Fire Protection shows that the top three common cause of fire is greatly contributed by electricity. So, ano-ano po mga yon? Overheated appliances, incorrectly installed wirings, overloaded circuits, and extension cords. Ito po yung octopus connection. Defective or improper plugs, switches, and outlets. Even worn-out appliances. Loss of properties and even lives have been experienced with this negligence or failure to take proper care in these things. But if we all practice safety from building plan to construction to occupancy, more so proper maintenance and good housekeeping, we shall be enjoying the fruits of our labor kasama ng ating mga mahal sa buhay. On behalf of the Bureau of Fire Protection, ito po si Major Jeffrey M. Atienza, City Fire Marshal of Dasparilla City Fire Station, Cavite. Maraming salamat po sa inyo lahat. Think safe, stay safe. Pakinggan ang paalala ni Doc Gasper Humawos, Fellow Cardiac and Vascular Surgery, Philippine Heart Center, tungkol sa mapaminsalang epekto ng hindi pagsunod sa electrical safety. Good morning, this is Dr. Humawas from the Philippine Heart Center, reminding you to be always careful when dealing with electricity. You can have several injuries related with electricity, including burns, internal hemorrhage, stroke, heart attack. So guys, kung ayaw nyong magkaroon ng malaking problema, at pwede nyo ikamatay, mag-iingat tayo sa paghahawak ng mga bagay na may dumadaloy na kuryente. So, just a friendly reminder and be careful. Tandaan, laging makipag-ugnayan sa lisensyadong electrical engineer o electrician upang mapanatili ang kaligtasan hindi lang ng inyong sarili, ngunit pati na rin ng inyong pamilya at komunidad. Isang paalala ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Southern Cavite Chapter.